dito sa ating channel. So, it's Rana's Vlog and today, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga tips na aking ibibigay sa mga bagong au pair. So, ayun. So, alam ko na itong, or ang kapwa kong au pair dito ay nakaka-relate dito sa mga tips na aking ibibigay. So, ayun. So, unang-una, get to know with your host family. So, ayun, sa mga bagong au pairs, ito yung pinaka-importante na magiging get to know each other kayo sa yung host family. So, paano mo gawin yun? So, ang pagiging get to know to each other ay ito din po ang bagay na nakakabuti sa'yo at nakakabuti sa yung host family. Kasi magkaiba tayo ng race, magkaiba din sila ng race. So, ayun. So dapat ang mabuti dito ay mag-spend time ka sa kanila and at the same time, the more na mag-spend time ka sa kanila, the more na makikilala mo sila. And yun. So, ito po yung pinakamaganda dito kasi yung kung makilala mo na kung ano yung host family mo, ito po ay hindi awkward sa iyo or hindi or ikaw ay maging komportable na kasama sila sa isang bahay kasi alam ko na sa mga bagong au pairs na kakarating lang or mga bagong au pairs dyan kasi ito po ay experience ko din na kung ikaw ay first timer so mahihiyain ka pa lalo na sa pagkain kasi gusto mo pang like yung sa experience ko gusto mo pang kumain pero ikaw ay nahihiya so yun na itigil mo na kasi yun lang yung ewan ko ba kasi sa mga first timer yun din talaga yung pinaka natin na dapat tayo ay maging komportable sa ating host family habang tayo ay magkasama sa isang bahay. So, kasi parte tayo ng kanilang pamilya so dapat maging komportable tayo. So, ang pagkamahiyain ay dapat din natin i-control yun. So, ayun. So, yun yung experience ko and yun din po na learn ko sa sarili ko na habang tumatagal ay naging komportable din naman po ako. So, yun siya. So, dapat ang pagiging or ang pagkakila ang pag-spend time nyo together ng yung host family, ito yung paraan na para makilala ninyo ang isa't isa. So, ayun. So, dapat get to know each other. And, pangalawa, ito na, yung spend time together with your host family. And at the same time, enjoy your self. So, ang pag-spend time together sa iyong host family, ito yung sinasabi ko na at the same time, the more na mag-spend time ko sa kanila, the more din na makikilala mo sila. So, ayun. And at the same time, i-enjoy mo yung sarili mo habang sila ay kasama mo. And para ikaw ay maging komportable sa kanilang bahay or maging komportable ang iyong pag-stay sa iyong host family. So, dapat kung ano yung mga ginagawa nila. So, be part of it na para maging komportable kayo sa isa't isa or magiging yung pag-spend time nyo together. Yun din po yung, yun nga yung sinabi ko kanina, ito yung paraan na para makilala ninyo ang isa't isa na para hindi kayo para hindi awkward sa'yo or parang hindi ka mahiya sa kanila. So, ito talaga yung paraan na para magiging makilala mo pa sila lalo. So, ayun. So, ang pangatlo natin dito ay be polite. So, ayun. So, ang pagiging polite po natin ay alam ko na tayo mga Pilipino ay polite naman talaga tayo. So, ayun. So, ang pagiging polite natin, ito po ay nakakatulong sa mga bata. So, like in the morning, so it's a new day. So, just say good morning. Or hi, hello. So, ganun din sa mga bata kasi ito din mismo ay ang mga bata, tayo din mismo ay naging modelo sa or magiging modelo sa kanila na magiging or turuan sila ng magandang asal. So, ayun. So, always be polite po. So, ganun. So, ang susunod natin ay share your culture. So, ito yung maganda dito kasi magkaiba tayo ng kultura. So, magkaiba ang kultura ng Pinoy at saka ang kultura ng mga tao dito. So, ayun. So, dapat i-share
i-share natin yung ating kultura and at the same time, nag-learn tayo ng kanilang culture. So, ito po yung maganda dito kasi yun nga, ang pagiging au-pair ay cultural exchange kasi i-share natin yung ating kultura and at the same time, nag-learn tayo ng kanilang culture. So, ayun. And ang susunod ay i-enjoy mo yung buhay o pair mo kasama yung host family mo. So, dito talaga dapat ay habang tayo po ay nag-stay sa ating host family, at the same time, dapat i-enjoy din natin ang ating sarili kasi pag tayo ay parang, alam mo na yung parang hindi ka nag-enjoy sa pag-stay mo sa iyong family, dito rin nag-uumpisa yung mga conflict na pag hindi ka satisfied or kung hindi ka happy sa kanila. And at isa pa, yung tips na aking ibibigay ay bawal mo kung maiwasan lang na hindi mo or hindi mo sasabihin sa ibang tao yung kung ano yung na hindi nagustuhan mo sa iyong host family. Kung pwede lang maiwasan, iwasan natin yan kasi dito din mismo tayo minsan na-brainwash. So, dito din manggagaling yung problema, magka-problema tayo kasi pag tayo ay na-brainwash, so wala na. So, ayun, hindi ka na mag-enjoy sa iyong stay, sa iyong pag-stay sa iyong host family. So, ayun, so as long as na nag-spend time ka together sa kanila, as long as na nag-get to know each other kayo, so at the same time, i-enjoy mo yung sarili mo kasama yung bata nila kasi kung nakikita ng yung host family na ikaw ay friendly sa kanilang anak or ikaw ay caring sa kanilang anak, ito talaga yung magugustuhan nila sa iyo kasi ito yung rason kung bakit tayo ay kinuha ng ating host family na magkasama sa kanilang bahay kasi parang tayo ang big sister ng kanilang mga anak. So, ayun. So, dapat enjoy natin yung ating sarili kasama yung kanilang anak, kasama yung ating host family. So, ayun. So, ang susunod natin ay dapat meron tayong good communication sa ating host family. So, ito po ay ang pinaka-importante dito kasi minsan meron din time na magka-misunderstanding tayo sa ating host family kasi meron din time na lalo na especially na meron silang binigay na mga instructions sa atin, kung hindi natin naiintindihan, always ask na kung tama ba yung pagkakaintindi mo or kung hindi mo man naintindihan, always ask them para po ay maiwasan yung pagka-problema ninyo sa isa't isa. Kasi alam din naman natin, alam po sa mga kapwa au pair dyan na naka-experience nito na merong time talaga na pag ang host family natin ay stress sa kanilang trabaho, iba yung, lalo na through text lang, bigyan ka ng instructions through text, iba yung pagkakaintindi, minsan iba yung pagkakaintindi natin sa the way sila mag-text kasi iba sila the way magsalita ng English dyan. So dito mismo nagagaling yung pagka-misunderstanding natin. Minsan hindi natin naiintindihan kung ano yung talagang ibig sabihin nila. So, kung naku-confused ka, hindi mo naiintindihan totally, so huwag kang mahiya na tanungin sila kung tama ba yung pagkakaintindi mo or kung tama ba yung sinasabi nila sa instructions nila kasi sila mismo ay open din naman yun sila na makinig or open din naman sila na i-explain sa iyo or kung ano yung ibig sabihin nila na sa mga instructions nila. So dapat meron tayong always meron tayong good communication sa kanila. So ito yung pinaka-importante dito kasi hindi natin maiiwasan na magka-understanding minsan. So, ayun. And isang tips pa na ibibigay ko sa inyo ay yung or yung expectations na ibibigay ko sa inyo ay don't expect na kung ano po yung nakasaad sa inyong kontrata, like yung time sa ating trabaho,
kung 5 hours lang po yung sa contract ninyo, minsan dito din nagkakaproblema ang au pair at saka yung host family. So, don't expect na kung 5 hours lang sa contract mo, 5 hours lang din dapat yung trabaho mo. Kahit hindi mo patapos yung trabaho mo, ay iwanan mo na. So, syempre, hindi naman maganda yun. Kasi minsan, bilang au pair and host family, mag-give and take lang po tayo. Kasi minsan, meron din time na overtime tayo sa pagtatrabaho, lalo na sa pagbantay ng kanilang anak. Minsan, mag-overtime sila sa kanilang trabaho. So, tayo ay magbabantay ng kanilang anak. So, minsan, mag-exist tayo ng 2 to 3 hours sa pagbabantay ng kanilang anak or kasi sa paglilinis naman ng bahay. So, mayroon naman tayong schedule dyan. O kung wala man, pero minsan, most of the time, tayo ay mag-exist ng time sa pagbabantay ng kanilang anak. So, kasi ito din po ay, pero yung pagbabantay ng anak, alam naman natin na hindi ito mabigat na trabaho kasi ang mga bata ay maglalaro lang din naman, nanonood ng TV. So, upo-upo ka lang dyan sa gilid nila or mag-play kayo together. So, ito din po ang paraan na at least yung bonding ninyo ng mga bata ay yung closeness ninyo. Ito din po yung paraan para kayo ay maging close sa isa't isa. So, ang pagiging ang sobra sa oras ng pagtatrabaho na binibigyan din naman tayo ng ating host family ng time na oh ngayon free ka na kasi alis kami ganyan ganyan. So dapat give and take lang po tayo. So ayun po, wag lang lakasan yung expectation natin. So kasi minsan dito tayo magkakawaw mali. So ang susunod natin ay yung lilinis ng kanilang bahay. So, at the same time, yung ituring natin na bahay natin yung bahay ng ating host family. Kasi, ito din po yung rason kung bakit tayo pinuha ng ating host family. Kasi, bilang parte ng kanilang pamilya, so dapat ituring din natin yung bahay nila na bilang bahay din natin. Para tayo po ay maging komportable sa pag-stay natin dito. Kasi, minsan, pag wala yung host family natin, pag tayo lang naiwan sa bahay, so ayun, bantayan natin. Or minsan, yun bang basta ituring lang natin yung bahay nila na bahay natin kasi parte din tayo ng kanilang pamilya at ito po ay parang inihabilin din nila yung bahay nila sa atin. So, ayun, so ito din po yung maganda dito kasi meron talagang trust ang mga tao dito na kanilang bahay is open. Yung kanilang bahay is open naman sa kanila. So, ayun. So, alam ko yung ibang au-pairs dyan na merong mga host family na like pag-birthdays or pag-birthday nila. So, pwede kayong mag-invite ng friends, mag-party kayo dito. So, allowed yun. Kaya, yung maibigay lang natin din sa kanila is yung ayun nga, ituring natin yung bahay nila na bahay din natin. So, ito yung maganda dito. So, ayun. So, sana po kayo ay nag-enjoy today sa mga bagong au pairs dyan. So, sana po ay maka-learn kayo dito sa aking video na ito and sa mga kapwa au pairs dyan. So, I know na kayo po ay naka-relate dito. So, kung meron pa po kayong mga tips na hindi ko nabanggit dito sa aking video, comment lang po kayo sa aking comment section below and ayun po, sa mga bagong au pairs dyan or sa mga bagong or kakarating na mga au pairs dyan, yun po sa mga sinasabi ko dito, sana po kayo ay maraming natutunan. So, ayun. So, salamat sa inyong panonood and sa mga hindi pa po nakasubscribe. So, subscribe na po and click the notification bell for more updated videos. And thank you for watching. See you in my next video. Bye!